Samantala, Defense Secretary Delfin Lorenzana, kinumpirma ang pagkakapatay kina Isnilon, Hapilon at Omar Maute sa Marawi City. Detalye mula kay Eagle News reporter Mark Gabriel. Kinumpirma na ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na napatay na ng militar sa engkwentro kaninang umaga sa main battle area sa Marawi ang leader ng mga terorista na sina Omar Maute na itinuturing ng leader ng ISIS sa Southeast Asia. Ayon kay Lorenzana, isinagawa ang operasyon laban sa dalawa. Kasunod ng impormasyon ay binigay ng isa sa mga nangyayon na nagtuwa sa pinagpapalayo. Gayon na sa ilalim pa rin dito ay confirmation ng labi ng dalawa. Lalo't may patong na 5 million pesos sa ulo ni Omar Maute habang 5 million US dollar naman para kay Isnilon Hapilon. Dahil sa pagkakapatay kina Omar at Isnilon, sinabi ni Lorenzana na mas malapit nang matapos ang krisis sa Marawi. Kasabay din kasi ng pagkakapatay sa dalawang lider, nailigtas din ng militar ang 17 pang hostage ng mga terorista. Sa ngayon ay tuloy-tuloy daw ang operasyon ng militar laban sa mga terorista kung saan target ang Malaysian doctor na si Dr. Mahmud na nagtatay. Pero naging ipatingat ang militar. Lalo't nasa 20 hostage pa rin ang hawak ng mga terorista. Ayon pa Lorenzana na patungo na sana sila ng Pangulo ngayon sa Marawi pero kinansila daw nila ito dahil na rin sa rekomendasyon ng kanilang commander lalo't nagpapatuloy ang iba ng militar laban sa mga terorista. Para sa Eagle News, Mark Gabriel, I am one with 25.